Hello, good afternoon. Andito ako sa Rojas Boulevard. Uli, ngayong hapon na to. Andito ako sa bandang, yung malaking sign na yan ng Maynila. Puntahan natin. Pero ito kasi, halos nasa border na ng Manila-Pasay. Ayan. Okay. Tatawid na tayo. Inagahan ko na kasi gusto kong maabutan yung sunset. Pero gusto ko yung sunset sa Palisok. Simula nang lumipat ako sa Pasay noong 2017, dito na ako pumupunta. Dati sa Quezon City, mahilig ako sa Quezon Circle, sa UP Ikot, you know, sa Sunken Garden. Ngayon, ang pinagkakabalahan ko ng pag-afternoon ganitong oras kung may panahon, walang ginagawa. Dito ako sa Palisok. Yung isang araw, nandyan ako sa Rojas Boulevard, pero bibihira talaga akong nag-Rojas Boulevard. Kasi maingay yung traffic, medyo malikabok. Samantalang pag sa Palisok, walang traffic. Malayo kasi sa highway. So, makikita nyo kung hindi kayo familiar. Very few people know about Palisok Circle. Pero yung mga nagpupunta sa Gloria Maris, familiar sila sa Palisok Circle. If ever they even go out and take a walk sa may Palisok Circle. So, nandito na tayo sa may Cultural Center of the Philippines. So, papunta tayo sa... Ang direction ko papuntang dating Aliu Theater ba yun? Papuntang Sofitel. So, kailang na natanggal yung ano ko, yung tali. Sige, ano muna natin, pahinga muna to ha, teka lang. So I'm back. Natali ko na yung sintas ng aking sneakers. So ayan, sa likod ko na ang Cultural Center of the Philippines. Ito na yung sa bandang may Jollibee nila sa harap. Tapos kasunod na yung sa Max Chicken. So eto, malapit na tayo sa bandang parking. Dito papakita natin, dito nagpa-park yung mga tourist buses, yung mga nag-excursion. Tapos, natatandaan ko, hindi ko alam kung hanggang ngayon ganun pa din. Pagpupunta ka ng corridor, dyan sa CCP Bay Terminal, yung may nakalagay na Recreation Power Sports, CCP Bay Terminal, dati dyan kami sumasakay, papuntang Corridor Island. So, hindi ko alam kung dyan pa rin, kasi diba parang may mga may terminal na sa may SM MOA na mga papunta namang Cagayan Coast, Bataan. So, meron dito jet ski rental, yacht rental, in Chinese. So, yun ang target market nila. Sabagay, sila naman ang may dalang pera. So, dito naman, naalala ko, si Ita, dito nagpa-practice ng biking. Friend ko. Dyan. Nagpa-practice siya ng biking. Wala kaming bike. So, naghahanap kami ng teenager na may bike.
Tapos nire-rent namin ng 1 hour to 2 hours. So, yung once or twice na ginawa namin yon, ang kung kanino kami nag-rent, doon kami nag-rent sa nagbebenta ng water. So, sabi ko, 100, 150, 1 hour, sabi ko, okay na yun, diba? At least magpahinga naman siya, habang nagpapahinga siya eh, kumita ng kahit papaano, diba? Hindi niya pa kailangan i-report. Sanayan niya na kumita siya ng 150 pesos kasi pinahiram niya yung bicycle niya. Ito nakita niyo, hindi ko alam kung nakikita niyo no, kung clear. Yan, ang alam ko, parang pag may mga COVID, ewan ko, patients or suspects pa lang naman siguro, with symptoms pero hindi pa kailangan ng super care, parang dyan yata. Pero parang wala namang parating tao. Kaya tuloy yung ibang nakakilala natin, there are a few na nagsasabing wala naman yatang COVID. Kasi nga, wala tayong mga personal experiences sa family, direct family, extended family, or kapitbahay. Tapos pag naglakad ka naman dito, after it's set up, parang wala namang din tao na medyo malilihis tayo sa ating ano. Gusto ko lang lakaran bago pumunta ng Palisok Circle. Hindi ko lang alam kung pagagalitan tayo, kung sisitahin tayo, pero wala namang... Although mayroong parang military person. Ayan o. Diba? Tapos may nakalagay na... Ikot ko ng konti. May nakalagay na We Heal as One Center. So para sa COVID nga. So meron dito... So ang ganda kasi yung mga trailer trucks ginawa nilang parang lodging places, tapos may mga aircon. Yan, yan nakita nyo, that's ano, PICC. Yan. So there are people who stay there. So hindi ko alam kung sino yan sila, may COVID ba yan sila, pero ba't may bata? So... Ano bang nangyari na? Diba? Sino talaga ang... Baka mga Philippine Navy ang gumagamit in the meantime. Mga frontliners na police, frontliners na military people. Ako, ayun na naman. Alam mo, pag sunset, ang bilis-bilis talaga ng araw. Anong oras pa lang ba? Cannot see kung ilang minutes. Parang 8 minutes pa lang akong naglalakad from Rojas Boulevard. Hinihingal ako. It's okay. Kakatuwa itong mga to. Paano ito yung camera ko. Lakad-lakad, ayan. Wow, may water facility pa sila. So paano, anong gagawin dito pag natapos ang pandemic? I wonder kung hindi naman ginagamit, baka pwede na lang dyan din tumira yung mga mga stranded or something. Saan ba sila nakatira? Or kung galing ka sa ibang bayan, hindi ka na mag ano, hindi ka na mag quarantine sa mamahaling hotel, baka pwede na dyan. Pero I wonder no, pero may mga parang ano, may banyo din siguro yan, kasi may mga tubo na orange,
Eh ako, ang appreciation ko yun sa tubo ng orange, parang air vent yan ng daluyan ng tubig sa ilalim. So, bakit may daluyan ng tubig? So, baka may ano dyan. Baka may kanya-kanyang inodoro ang mga bawat kwarto. Okay. So, malapit na ako sa palisok. Sa likod ko, that's Hotel Sofitel. Tapos ito yung gilid ng The Coconut Palace. Tatawid ako. Balik tayo doon. Nandito banda yung stripe. So, I suppose dito tayo pwedeng tumawid. Okay. Ayan. Kaya nakatawid na tayo. Papasok na ako dito sa parking facility ng ano. Ah, alam mo, duda ng Gloria Malis. Duda ko kung ordinaryong mamamayan ka pagkatapos hindi ka naman masyadong maalam dito. Pag nakita mong Gloria Malis, isipin mo walang park sa loob. Tapos hindi ka naman kakain. Tapos nakita mo yung isa dito, ano, ayan, Gloria Maris. Air Juan. Nandito yung parang airport ng straight ng Air Juan. Kaka-enjoy yan pag mag-landing at saka mag-take off. Okay. Hindi ko makita ilang minutes na. Aha. It's 11 minutes. Itong video na to, pag nagva-vlog, it takes parang every 10 minutes, parang 1 gigabyte. More or less. Okay. So, nandito yung Eton International School. School of the Future. Sino kayo mayari niyan? Baka si Lucio Tan. Kasi yung mga Eton projects sa Philippines, siya naman ang may-ari. So, actually parang bago pa lang yung school na yan. Diba, what a timing na, well, I think it opened a year ago or 2 years ago. Okay, ito na ang Palisok Drive. Nangangawit pa din ako sa pagbuhat ng ating maliit na Samsung J36. Pero I think I'm getting used to it. Oh my God, parang sarado yung palisok. Akala ko bukas. Kuya, sarado yun, hindi makakapasok? O na-late lang ako? Sarado po talaga. Sarado talaga, oh no. O, diba? Yan ang view natin mula dito. I wonder kung ito yung mga for rent na yate. Social, no? Oh my God, ano nangyari na dun sa... Ako hindi pa, ako kadalasan bike ko lang natutumba, ako hindi. Nagantay na kami. Kids. Young people. Sayang, frustrate ako sarado. Oh, yung music. Sabi nila bawal ang music pag nag-vlog ka. Baka ma-copyright ka. Naku, huwag mong i-record yun. Sayang naman. So ito, ikot ko. Yan na yung sinasabi kong Gloria Maris. Si Shal. Diba? You're really by the sea. Wonder kung nag-ooperate sila. Siguro naman. Pero ang mga sasakyan, mga naka... May supot yung mga sasakyan. So dyan.
Diyan ako parati tuwing hapon, most of the time. Sa dulo niyan, may palisok circle. May circle. Actually, itong parang kali na to, palisok ang tawag. Tapos sa dulo nun, may malaking circle. Tapos nandiyan ang mga bikers. Sayang. Gusto ko pa naman mag-enjoy ng nature. So, yan ang ating journey. Our 15-minute journey. Diba? Hindi tayo na napaunlakan ng panahon. Diba? Okay. 15 minutes, 16 minutes na biyahe. Siguro mo mag mga long ride po, doon na bumagadala. Okay. So, kung nag-enjoy naman kayo dun sa pinakita ko today, pwede kayong mag-subscribe para dumami naman ng ating subscribers. Tapos, paki-click na rin yung notification bell para kung may upload ako, eh, hindi kayo mahuhuli. Makikita nyo kaagad. Naano ako? Na-frustrate ako, hindi ko nakita. So, hanggang dito na lang ako. Pero dito ko tatapusin yung vlog para makita nyo kung anong view sa likod. Hello Philippines, wow Manila, it's more fun in the Philippines. That's the Rojas Boulevard, Manila skyline, Manila Bay. Anyway, thank you for watching. Hope to see you again.